Hello sa lahat ng mga magulang, mga kapamilya, ate, kuya, lalong-lalo na sa mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Kumusta kayo at magandang araw sa iyong lahat. Ako po si Teacher Nining Danigoy, ang inyong gurong magsasaka. Nagsasabing, ang batang mahilig sa pagtatanim ay magkaroon ng masaganang pagkain. Mga bata, ano ang inyong nakikita? Tama! Yan ay mga halaman. Mayroon ba kayong mga halaman sa bahay? Ano-ano ang mga ito? Paano ninyo ito inalagaan? Pag-aralan natin ngayon sa EPP 5, Agrikultura, Module 4, ang masistemang pagsugpo ng mga peste at kulisap ng mga halaman. Sa module na ito ay malalaman natin ang mga masistemang pagsugpo ng mga peste at kulisap ng ating mga halaman. Pagkatapos ng aralin, kayo ay inaasahan na maipaliwanag ang mga kabutihang maidudulot at kapaki-pakinabang sa paggamit ng pamuksa sa mga peste at kulisap. Masusunod ang mga masistemang paggamit ng mga pamatay peste at kulisap ng may kaukulang pag-iingat. Bago natin simulan ang ating leksyon ngayong araw, sabayan muna ninyo ako sa pagkanta sa awiting ito na maging theme song natin sa buong talakayan. Kilala niyo ba ang iba't ibang mga peste at kulisap ng ating mga halaman? Halika, subukan nating alamin sa pagsasaayos ng mga letra upang makabuo ng mga pangalan ng iba't ibang peste at kulisap ng ating mga halaman. Ang pesting ito ay mabilis umaatake ng mga dahon ng mga halamang gulay. Binubutas nila ang mga dahon nito. Mabilis itong mapuksa gamit ang NIA o Natural Insect Attractant. Pangalawa,
Ito'y pinakamabilis buksain sa lahat ng mga peste. Kailangan lamang sunugin ang mga sapot nito. Pangatlo, itong pesteng ito ay sobrang mapinsala sa mga punong kahoy. Mahalagang panatilihing malinis ang kapaligiran na maaring pagpugaran ng mga ito. Pang-apat, madalas umaatake sa mga dahon ng mga halaman na mabilis naman itong ikinasisira. Maaring puksain ang mga ito gamit ang pagpapausok. Wasto ba ang pagkakaayos ng inyong mga letra? Kung wasto, magaling. Kung hindi naman, huwag kayong mabahala dahil ito ang ating pag-aralan ngayon. Sa nakaraang aralin ay nabanggit ang mga paraan sa wastong pangangalaga ng mga halaman. Tingnan natin kung natatandaan ba ninyo ang mga ito. Mga bata, kumuha ng papel at ballpen. At sabay-sabay nating sagutin ang mga katanungang ito. Isulat ang tama kung ito'y nagpapahayag ng wastong pangangalaga ng mga halaman at hindi naman kung ito'y nagpapahayag ng mali. Handa na ba kayo, mga bata? Ito ang unang katanungan. Siguraduhing hindi nakatapak sa lupang basa upang hindi madulas. Pangalawa, gumamit ng personal protective equipment kung nagtatanim. Pangatlo, iwasang hawakan ang mga mata habang nagtatanim at naglalagay ng mga abono. Pangapat, siguraduhing maayos at nasa mabuting kondisyon ang lahat ng mga kasangkapang gagamitin. Panglima, siguraduhing linisin ang mga kamay pagkatapos maglagay ng abono. Wasto ba ang inyong mga sagot? Kung oo, magaling! Kung hindi naman, huwag mag-alala dahil masubaybayan pa kita sa mga susunod na gawain. Maraming mga paraan na pwedeng isaalang-alang sa wastong pangangalaga ng mga halamang gulay. Ilan ang mga ito ay ang pag-alaga na ginagamitan ng organikong pestisidyo upang mapangalagaan ang kapaligiran at maiwasan ang pagkakasira ng lupa. Ngunit ang ilan naman ay hindi maiwasang gumamit ng mga kimikal na nakasira naman sa kalikasan at may masamang dulot sa kalusugan ng tao. May iilan namang gumamit ng mekanikal na pamamaraan o pagpuksa gamit ang mga kamay lamang. Sa pagpatuloy ng araling ito, ay kilalanin natin ang mga mapaminsalang peste at kulisap na mapanira ng ating mga halamang gulay at ito ay nagdudulot ng pagkalugi ng mga magsasaka. Mula sa pagpunla hanggang pag-aani, hindi maiiwasan ang paglaganap at pag-atake ng iba't ibang mga peste. Alamin din natin ang ilang mga karagdagang paraan sa pagsagawa ng organikong pestisidyo at masistimang pagpuksa
ng mga ito. Ngayon, sabay-sabay nating alamin ang iba't ibang peste at kulisap na madalas umaatake sa ating mga halamang gulay at kung paano mapuksa ang mga ito. Armored Scale. Ang pesting ito ay sobrang mapaminsala ng mga punong kahoy. Mahalagang panatilihing malinis palagi ang buong kapaligiran na maaring pagpugaran ng mga ito. Webworm. Ito ay pinakamabilis puksain sa lahat ng mga peste. Kailangan lamang sunugin ang mga sapot nito kasama ang mga uod upang hindi na ito muling makapaminsala. Ladybug. Ang pesting ito ay madalas umaatake sa mga dahon ng mga halaman na mabilis naman itong ikinasisira. Maaring puksain gamit ang pagpapauso. Leaf Roller. Mabilis itong umatake sa mga dahon ng mga halamang gulay at binubutas ang mga ito. Mabilis itong mapuksa gamit ang NIA o Natural Insect Attractant. Aphids. Ang pesting ito ay naninirahan sa mga dahon ng halaman na dahilan naman sa pagkasira at pagkabulok. Maaring puksain sa pamamagitan ng dinurog na sili, sibuyas at luya. Plant Hoppers. Ang pesting ito ay mabilis dumami sa pamamagitan ng pangingitlog sa mga malalagong damuhan. Pinupuksa ang mga ito sa pamamagitan ng NIA o Natural Insect Attractant. Mainam ding magtanim ng mga lemongrass sa paligid. Ngayon, batid na ninyo ang iba't ibang mga peste at kulisap na umaatake ng ating mga halamang gulay. Mayroon din tayo mga estratehiya sa pagsugpo ng mga ito. Ang pinakamainam at ligtas na pamaraan ay ang paggamit ng mga organikong pestisedyo dahil di ito makakasira sa kapaligiran at walang masamang epekto sa kalusugan ng tao. Narito ang ilan sa mga paraan. Una, tabako. Magpakulo ng tuyong dahon ng tabako at palamigin sa isang lalagyan. Tuwing gagamit nito, kumuha lamang ng isang bahagi at haluan ng tubig. Ito ay mainam sa lahat ng mga insekto. Pangalawa, pulang sili. Ito ay isang uri ng pananim na ginagawang pestisedyo. Ang pinatuyo at dinikdik na bunga nito ay mainam ibudbod sa mga halamang pinamugaran ng mga insekto. Pangatlo, luya, sibuyas at siling labuyo. Tantarin ng pino ang bawat sangkap at sabay-sabay pakuluan ng 1 hanggang 2 minuto. Palamigin at ilagay sa isang malinis na lalagyan. Sa paggamit nito, kumuha ng 3 hanggang 4 na bahagi ng tubig. Ihalo sa isang bahagi ng pinakuluang mga sangkap. Pang-4, gas at sabon. Paghaluin lamang ang 4 timpang ng mga sangkap sa 1 litrong tubig at ibumba sa mga halaman na may maraming mga insekto. Pang-5, atis. Durugin lamang ang mga buto nito at haluan ng tubig. Ibumba sa mga halamang madalas pinamugaran ng mga langgam at iba pang insekto. Pang-6, abo ng kahoy. Maaari itong ihalo sa tubig na may sabon at magkasindaming bahagi ng abo at pinulbos na apo, ibudbud sa paligid ng mga halaman o kaya ibumba ito sa mga halamang inaatake ng mga pinong insekto. Alam na ninyo ang masistemang pagsugpo ng mga peste at kulisap ng ating mga halaman. Sabay-sabay nating sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Kumuha ng papel at bullpen at isulat sa patlang sa bawat bilang ang tamang sagot. Narito ang unang tanong. Magpakulo ng tuyong dahon ng patlang at palamigin sa isang lalagyan. Tuwing gagamit nito, kumuha lamang ng 1 bahagi at haluan ng tubig. Ito ay mainam sa lahat ng mga insekto. Pangalawa, ang patlang ay isang uri ng peste na naninirahan sa mga dahon at naging dahilan sa pagkasira at pagkabulok nito.
Maaring puksain ang mga ito sa pamamagitan ng dinurog na sili, sibuyas at luya. Pangatlo, ang patlang ay pinakamabilis puksain sa lahat ng mga peste. Kailangan lamang sunugin ang mga sapot nito, kasama ang uod, upang hindi na ito muling makapaminsala. Pang-apat, ang patlang ay isang uri ng pananim na ginagawang pestisidyo. Pinatpatuyo at dinikdik ang bunga nito. Ito ay mainam ibudbud sa mga halamang pinamugaran ng mga insekto. Panglima, durugin lamang ang mga buto ng patlang at haluan ng tubig. Ibumba sa mga halamang madalas pinagpugaran ng mga langgam at iba pang insekto. Nasagot niyo ba ng tama ang lahat ng mga tanong? Kung oo, congratulations! Kung hindi naman, may pag-asa pa kayo sa susunod na gawain. Mga bata, upang mas maintindihan natin ang module na ito, sagutin ang mga pagsasanay, una at ikalawang gawain. Handa na ba kayo? Para sa panuto sa unang gawain, kumpletuhin ang mga sumusunod na patlang. Ang paggamit ng patlang ay pamamaraan ng pamuksa ng mga patlang at patlang ay makakatulong sa kalikasan at maiwasan ang tuluyang pagkasira ng lupa. Ito ang tamang sagot, mga bata. Ang paggamit ng organikong pestisidyo ay pamamaraan ng pamuksa ng mga peste at kulisap, ay makakatulong sa kalikasan at maiwasan ang tuluyang pagkasira ng lupa. Sa ikalawang gawain, punan ang mga sumusunod na hanay. Sa unang hanay, ano-ano ang mga uri ng peste at kulisap na inyong natutunan ngayon? Sa ikalawang hanay, ano-ano ang mga organikong pamamaraan sa pagpuksa ng mga peste at kulisap? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto sa pagsagot. Mga bata, tingnan ninyo kung naisulat ba ninyo ng wasto ang inyong mga sagot. Ang mga ito ay ang iba't ibang peste at kulisap ng ating mga halaman. Narito ang ilan sa mga paraan. Ating tandaan, mga bata,
ng paggamit ng organikong pestisidyo ay pamamaraan sa pagpuksa ng mga peste at kulisap ay makatutulong sa kalikasan at maiiwasan ang tuluyang pagkasira ng lupa. Mga bata, upang lalong lumawak ang inyong kaalaman, isagawa ninyo ito. Magpatulong sa inyong mga magulang at kapatid, gumawa kayo ng organikong pestisidyo. Habang ginagawa ninyo ito, bigyan ng score ang inyong sarili gamit ang rubrics sa inyong module. Paalala, huwag kalimutang sundin ang tamang pamamaraan sa paggawa nito na may buong pag-iingat. Mga bata, para malalaman natin kung talagang natuto kayo sa ating leksyon ngayon, sa loob ng 5 minuto, isulat ninyo ang mga organikong pestisidyo at ang mga paraan sa paggawa nito. Narito ang tamang sagot. Mga bata, salamat sa pagsubaybay ninyo sa araling ito. Ulit, ako po si Teacher Nining Danigoy, ang inyong gurong magsasaka. Nagsasabing, ang batang mahilig sa pagtatanim ay magkaroon ng masaganang pagkain.